sa magpagpalaya ng po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonero. Mga kaibigan, hindi ko po akalain na itong darating na mahal na araw ay ito pong Todos Los Santos. Ang aking kaibigan si Percy Lapid pala ang aking gagawing pamilya na dadalawin. Sapagkat yung aking pong mga mahal sa buhay, ang aking mahal na ina ay sa Amerika na libing, ang aking pong tatay ay nandiyan po sa La Loma, sa North Cemetery, at medyo ilang taon ko na po hindi napupuntahan. Ngunit kung birthday, pamisa-misa napupuntahan po natin. Sapagkat iniiwasan po natin yung masyadong laki ng daluyong ng tao at napakarami pong mga sagabal, nandiyan ang heavy traffic, nandiyan sa kung bakit naman tuwing November 1st ay umuulan yata sa sementeryo parati. Ganun pa man, tayo po ay nagpauna na ng pakikiramay muli sa pamilya ni kasamang Percy Lapid, mga kaibigan. Ano pat sila po ay namatayan na, sila po ay tineterrorize pa hanggang ngayon. At meron pong finisher dyan po sa social media na kung saan merong tumatawag sa kanila na nagbabanta. Kung ito man po ay totoo, hindi, kung sino man yung nagbabanta na yan. Aba, ultimo si Roy Mabasa, yung pong nakababatang kapatid ni Ka Percy Lapid ay tinatakot-takot. At siya po naman ay, siyempre, nung sinabi niyang, sinabihan ko na yan si Percy Lapid, hindi pa rin siya minto, tuloy pa rin ang atake niya. Ayan, napatay tuloy siya. Abay, sa aking pong tingin, sa wikang Ingles, that's rubbing salt onto the wounds. Ano po ibig sabihin niya? Para bang binubudbudan po pa ng asin yung sariwang sugat sa latay ng pagkakamatay ni Ka Percy Lapid. Ayan po naman ay, it is not unexpected. Ika nga ay hindi po nakakabahala mga consequences yan sapagkat masyado pong seryoso ang mastermind upang sa ganun takutin ang mga naiwan ni Ka Percy Lapid at takutin ang kanyang kapatid. At alam po ba ninyo na yung pananakot na yan ay umabot na rin po sa atin? Umabot po sa atin sapagkat sinasabi nila, dadalawa lamang kayo ni Ka Percy Lapid sa 1,500 na media practitioners sa buong Pilipinas. Dalawa lamang kayo naninindigan na matibay laban sa pang-aboso, kabastusan at kabuktutan ng terorismo ni Rodrigo Roa Duterte. Abay kagabi, meron po tayong kausap. Ang sabi niya, dadalawa kayo, nalagas yung isa, ikaw ang susunod. Hindi ako nagbabanta. Ang akin ay paghahanda. Ang sabi ko, thank you very much. Talaga maghahanda po ako. Mga kaibigan, bakit pinatay si Percy Lapid? Sa akin tingin, dalawang kadahilanan. Una, upang siya ay parusahan sa kanyang paninindigan sapagkat abnormal nga po kaming dalawa. Ang tao po sa aming dalawa na karamihan ng mga kasamahan ay may topak daw sapagkat nilalabanan daw ang pader. Hindi po natin nilalabanan si Duterte. Pinagtatanggol lamang natin ang Pilipinas sapagkat para po ba naman tayo wala ng kalaban-laban? Nanalo tayo sa United Nations ng arbitral decision. Ano po ibig sabihin niyan? Na nagkaroon po ng demanda na hinain si President Pinoy Aquino laban sa China hinggil po dyan sa pag-aagawa ng West Philippine Sea at nanalo po ang demanda ni Pinoy Aquino. Alam po ba ninyo ang reaksyon ni Rodrigo Roa Duterte? Ang sabi niya, walang kwentang papel yan, yung decision na yan. Mas mabuti yan ay basura. Anong klaseng tao? At tayo ay nananahimik pag ginaganyan ang ating bansa? Anong klaseng mga Pilipino, mga kaibigan? Yan po ay hindi natin sinasangayunan. Hindi tayo nagpipersonal
Ngunit bansa na ito, niloloko na tayo, sinasalbay tayo. Merong 18 general nag-petition. Ang sabi niya, Mr. President, we are requesting you to withdraw your statement and take back your statement condemning the arbitral decision. And to quote, yung sinabi mong basura na lamang yan sapagkat walang kwentang papel yan. Eh bakit ikaw nagsasabi yan eh? Ang sabi niya eh, Pilipinas para sa mga Pilipino, gusto mong ibasura? Abay, hindi po kami pumapayag ni Kapel Silapin sa inyan. At kung ito po ay pagiging may topak, aaminan na po namin. Ako, may topak mga kaibigan. Sapagkat, hindi naman tayo lalabang kay Duterte. Pag tayo hinamon, abay, hindi lamang po tayo mahilig na tumalikod o magbumuka po tayo inutil. Kaya ko po tinanggap ang kanyang hamon. Ngayon, mukhang pinapakita naman masyadong walang kwenta, masyadong walang halaga ang buhay ng mga Pilipino. At yung nga po sabi ng kausap ko kagabi, sapagkat nalagas nila isa, ikaw ang isusunod nila. Ito po ang pangalawang epekto na gusto ng mastermind ay matakot na lahat ng mga mamamahayag dito sa terorismo ni Duterte. Ako po ba ay maapektuhan yan? Tao lamang po ako. Ako po ay naapektuhan. Ako po ba ay titiklop at maniniklod, tatahimik, give up? Nagkakamali po sila sapagkat hindi ko po libangan ang magpatakot, hindi po ako matapang. Hindi ko po libangan ang basta magpabaril, magpaapik. Kaya nga po nung ako inaresto, hindi ko rin libangan makulong. Kaya ako po ay na-hospital. Yan po totoo. Hospital arrest, I prepare a hospital arrest than moments or hours behind bars along with common criminals. Hindi naman po tayo napanganak na bugok at hindi po tayo napanganak na excuse me, hindi po tayo nagsasabing masama ng mga bakla pero hindi po tayo napanganak na bakla. Ano po ang kasagutan ko yan? Ako po ay lalaban. Ako po ay nakahanda dyan sa mga nagpa-plano sa akin. At para to take it seriously, abay, hindi po tayo nagyayabang pero pasensyan po tayo. Nakahanda po tayo. Pinaghahandaan ko, ayoko magaya ng ganong kadali ang pagpatay kay Kapel Silapin. I will make it hard for you, Mr. Mastermind. Baka matsambahan ko pa yung iyong mga killer na yan. Baka mag-ingat-ingat din sila sapagkat hindi man tayo maraming bodyguard, hindi man tayo matapang, hindi man tayo general. Abay, buhay ko ay kaya ko ipagtanggol. Paano ko ipapagtanggol ang bansa pag ang buhay ko hindi ko kaya ipagtanggol? Ako po ay nakahanda doon sa mga plano ng mga ito na ako raw po ang isusunod. Hoy! Hindi po tayo magpapatalo, hindi po tayo magpapaapi, hindi po tayo titiklop, hindi po tayo magpapaterrorize dito sa mga terrorist na ito. Pantabaw lang kayo dito sa Maynila, pasensyahan tayo. Alam po ninyo, meron po tayong mga batas. At ang batas po natin ay dapat po natin iginagalang ito. Dapat po natin dinadambana. Hindi yung patay ng patay. Alam po niyo, ultimo yan, tokhang, krimen yan. Sapagkat sa batas po natin, pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay arestuhin. Pag ikaw ay inaresto, ikaw ay ididemanda. Pag ikaw ay ididemanda, meron kang karapatan sa saligang batas na kumuha ng iyong abogado, ipagtanggol ang iyong sarili sangayon sa batas. At ito ay titimbangin ng huwes. Pag ikaw ay talaga mapatunayan ang kasala, sorry ka, meron kang kaparusahan. Ngunit
tayo po ay wala pong batas na nagpapataw ng kamatayan sa mga nagkakasala. Kung sa tingin ni Mastermind, nagkasala si Percy Lapid at hindi niya na nagawang idemanda si Percy Lapid, mas malaking krimen yan pong pagpatay sapagkat wala po tayong death penalty. Only the judge could have had the power to mete out death penalty. Pero wala na po tayong batas na ganyan. Eh ngayon nangyayari, under the tokhang of Duterte, De La Rosa, and all those martial law-minded policemen, abay, gagkaroon ni kagad. Shabu, meron tayong batas tungkol sa shabu. Ikulong ninyo. Parusahan ninyo. I-demanda nyo. Hindi naman police papatay ng gata sasabihin lulukoy ng sambayanang Pilipino by bus operation. At tayo naman, bakit tayo pumapayag? Bakit tayo mga Pilipino pumapayag na tayo gaguhin ng ating mga taong gobyerno? By bus operation, 30,000, meron isang araw na yung dinaryo ko po sa akin dyan, yung De Manila Hotline. Yan pong provincial commander ng Bulacan, 32 napatay sa 32 operation ng bypass. Alam po ninyo, bypass, ang ibig sabihin niya ay may magkukunwaring bibili ng shabu, meron namang talagang drug pusher na magbebenta, at pagkatapos dapat siya ay huhulihin. Lumalabas na matapos makapagbenta itong si drug pusher, nagbubulot ng baril na 38 caliber na kalawangin, paltik, 38 caliber, ikaw ay drug pusher, abay dapat pareho nitong yung baril, Glock, made in Austria, hindi nagja-jam at masyadong accurate bullseye. Sa 11 bala, 3 lamang ang mumimintis sa lata ng gatas. Ganyan po kagaling, yan pong Glock, at yan po ay legally licensed sa akin. Tayo po ay legal gun owner and certified sharpshooter. Kaya yung mga nagplaplano ako ipapatayin, mag-isip-isip kayo. Baka maisipan kong targetin ang inyong ilong. Eh baka magkasipon-sipon kayo, mga kaibigan. Hindi po tayo naghahamon, pero pag may nagplaplano sa akin, lagot sa akin yan. Hindi po tayo magpapatalo sapagkat ang dinadamba na po natin ay katotohanan laban sa kasinungalingan, kabutihan, laban sa kasamaan ng mga tao nasa gobyerno. At yung mga tao nasa gobyerno, mga kaibigan, hindi naman natin nila lahat. Meron din may topak dyan na matino. Meron din mga hindi po nadadala dyan po sa utos na mali. Tungkulin ng taong gobyerno, huwag susunod sa order na mali. Pag kayo inorderan, patayin mo si ganito, patayin mo si Villamor. Huwag kang susunod sapagkat krimen mo yan. Pag ikaw inorderan, sundan mo si Carbonell, arestoin mo si Carbonell. Mali, huwag kang susunod, arestoin mo sa tamang oras, huwag naman sa holiday, sapagkat ang ibig sabihin niyan, gusto mo lamang makulong si Carbonell. At sapagkat si Carbonell ay makulit, yan ay maaaring patayin sa loob ng kulungan, maaaring yan ay patayin habang siya ay inaaresto. Hindi ko po naman alam kung bakit ganyan ang kultura na ng ating kapulisan. Pagka inutos at ito'y illegal, tungkulin ng taong gobyerno na ang publiko ang kanyang pagsisilbihan at hindi yung taong abusador, hindi yung presidenteng mamamatay tao, hindi po yung presidenteng mahina o inutil, mga kaibigan. Ang pagkakapas lang kay Percy Lapid ay dapat ikahiya ng gobyerno Marcos. Dapat ito ay kanyang gawing banner case na may capability ang
Marcos Administration upang tuntunin yang mastermind na yan. Katanungan, takot ba si Bongbong Marcos sa mastermind na yan? Tawagan po ninyo ako. Baka pagtakot kayo, eh baka pwede po tayong mag-usap ng konti at kayo po ay aking tutulungan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pag magpapakita po kayo ng katapangan, katatagan na itadambanan ninyo ang ating pumbatas. And let us follow the rule of law. Let us uphold our constitutional rights. Let us fight for our country. I will be with you, Mr. Marcos Jr. Pag yan po ang inyong gagawin. Ako po, si Kawaldi Carbonell, nagsasabing nakahanda ko na harapin ang mga killers na inutusan para ko isunod kay Ka-Percy Lapid. Pasensyaan po tayo, baka kayo po pasunurin ko ron. At tayo po'y naninindigan na kung kinakailangan ipagtanggol ang kalayaan sa pamamagitan ng katotohanan pag ito'y sinasalakay ng kasinungalingan, nandiyan po tayo sa unahan na yan para ipagtanggol ang ating pong kalayaan, ang demokrasya, laban sa kasinungalingan. Gagamitin po natin sandata ang katotohanan. At pag ito'y sinasalakay ng armas, tayo po ay gagamit din ng armas, laban sa armas, upang sa ganun magkaroon po tayo ng dangal, magkaroon tayo ng katatagan, magkaroon tayo ng integridad, magkaroon po tayo ng tapang bilang lahing Pilipino. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing yan ang aking katayuan, yan ang aking paninindigan, hindi po tayo atras dito sa mga hinayupak na ito. At sinasabi ko po muli, lahat gagawin ko sapagkat iniibig ko ang Pilipinas.